kayo mga kababayan. Ito na po ang bagong version ng paborito ninyong programa, ang O Tokyo 2. Ihahatid po namin sa inyo mga bagong lugar, balita at events sa Tokyo upang mas lalo ninyong makilala ang isa sa pinakabalang siyudad sa buong mundo, ang Tokyo. Makikilala din po ninyo ang ilan sa mga kababayan natin na naninirahan at nagtatrabaho dito. Hayaan ninyong alimin namin kayo at huwag na huwag ninyong papalitan ng channel. Tumutok lamang sa O Tokyo 2! Minasan, konnichiwa at magandang araw pong muli sa inyong lahat at nandito na naman po ako ngayon sa Odaiba, Tokyo. Bagamat umuulan nga po lamang, pero hindi po tayo dapat mag-alala pagkat ang ating pupuntahan ay sa loob na naman mismo ng DEX. Meron na naman po kasing bagong bukas na indoor attractions doon na siya po ngayon pupuntahan natin. At sigurado po kami, marami na naman po kami maipakikita sa inyo para sa araw na ito. Kaya magmadali na tayo, pumasok na tayo sa loob ng DEX. Po lamang at medyo may kalakasan ng ulan. Wala tuloy tayong makikitang tao ngayon na naglalakad dito sa boardwalk ng DEX. Kaya pumasok na rin tayo sa loob. Pagpasok natin, may mangilan-ngilang customers na ang nandito ngayon sa loob ng DEX. At sa aking kaliwa, makikita na po natin ang Joy Police. Sa bandang kanan ko naman, matatagpuan natin ang tinatawag na Seaside Mall. Pumunta tayo dito. Makikita natin ang isang escalator. Papunta na po yan sa fourth floor. Eto na siya. Ito ang ating pupuntahan ngayon, ang tinatawag na Daiba Ichome Shotengai. Isang retro o makalumang 1950s to 1960s downtown Tokyo ang aming pupuntahan para sa araw na ito. Tingnan po ninyo o hindi po ba? Talagang back to the past ang ating pinanggalingan ngayon. Makikita natin nakasabit ang mga red lanterns or akachochin kung tawagin. At kung ating pagmamasdan ang ating lalakaran, baku-baku pa po at hindi pa talaga maayos ang pagkakasemento nito upang magdagdag attraction or image pa sa panahon ng 1950s at 1960s. Sigurado marami po tayo matatagpuan dito sa lugar na ito ngayon. Meron din po tayong matatagpuan na isang souvenir shop na kung tawagin ay Hikaru Store. Alamin din natin kung ano-ano ang mga nilalaman ng kanilang tindahan. Mga naka-display po dito nilang paninda dito sa labas, mga toiletries or mga bath goods items. Nakasulat, Kerorin. Ano nga ba yung Kerorin? Sabi nila, yun daw pong Kerorin, pangalan po ng gamot nung araw. Na kapag uminom ka daw ng gamot, Kero, gagaling na lamang daw po ang iyong sakaramdaman. Marami rin nilalaman ng kanilang tindahan. Isa-isahin din po natin. At mga nakakatuwang mga laruan po ang ating matatagpuan dito pagpasok pa lamang natin sa kanilang tindahan. At syempre, ang mga laruan ng araw hindi pa high-tech, disusi. Yan, nakakatuwa. Ito naman. Ito din yung pinaka-switch niya. Ayun pala. Tingnan natin. Medyo mahirap. Yun. Habang dahan-dahan pala natin ito pinaiikot, umiikot naman yung mga eroplano. Di pa kasi using remote control nung araw eh. Ganon din naman ito isang chubibo na nandito, paano ito umaandar. Ayun. Siyempre, paiikutin din ng ating mga kamay.
May kahirapan din pala mga laruan nung araw. Ano po? Football? Uy, mataas lumundag itong football na nandito. At ito pong Japanese menko. Ito pong menko, kung laruin, ihahagis po natin yung mga barahang hawak natin. Kinakailangan patumbahin natin or pataubin natin ang baraha ng ating kalaban. So, mga larong panglalaki po lamang yata ito. Sa banda rito naman, yung mga neko, nakakatuwa oh. Ito po yung mga sign nila sa labas ng kanila mga tindahan. Swerte daw po ang merong ganyan sa pintuan nila, lalo na't po sila ay may business. Nakakatuwa ang kanilang mga itsura at ang taba-taba. Iba't ibang mga designs na po ang lumalabas ngayon. Iba't ibang mga crackers din, mabibili rin natin sa mga lumang packaging. At ang mga nakakatuwa, ito po mga nakadisplay na mga paninda rito. Itsura po sila ng mga gamot, pero hindi naman. Kagaya nito, by Makura. Ano kayang laman ng candy na ito? Medyo nakasarado nga lang at chocolate po ang nakasulat sa labas. So yung mga bata matutuwa siguro dyan. At kagaya ng mga nandito, oh, para silang itsura ng mga MM o yung mga nips sa atin sa Pilipinas, na nauso rin po yan, di po ba? Kung naaalala ninyo. Orange at yellow. Itsura naman po ng Baffarin box. Pero ball all ang nakasulat at chocolate din po ang nilalaman ito. Nakakatuwa mga itsura ng mga package po nila, no? Talagang 1950s o 1960s ang mga itsura. At ganun din naman po dito, mga gamit sa kusina ni Mrs. nung araw, iba't ibang klase ng mga sauce. Ang nakakatuwa yung ketchup nung araw, oh. Ganito pala ang itsura ng kanyang pakete. So ito na po bali ang pinakakabuuan ng tindahan nila. Sa pamilihan, meron din po kaming natagpuan na isang restaurant, ang tinatawag na Haikara Shokudo. O yun po bang sa English, yung po mga taong nagsusuot po na may high collar neck noong araw. Bago-bago pa lamang pong nagsusuot noon, noong 1950s at 1960s, ang mga Japanese. Alamin po natin ang kanilang mga nakadisplay na pagkain sa labas. So ito po, mukhang ang dami-dami ring nilalaman ng kanilang kainan. Mga western style na pagkain po yan na inarrange sa panlasa ng mga Japanese. Marami po yata tayo talagang pwedeng ma-order sa kanilang restaurant. Silipin pa po natin dito sa banda rito. Sa gitna, makikita po natin ang pagkasasarap ng mga itsura ng mga dessert. At sa ibaba, makikita rin natin ang iba't ibang klase ng western na pagkain. Spaghetti, curry rice, pork cutlets na may curry, at ganun din naman ako, medyo ginugutom na rin ako ng konti, kaya pasukin na natin ang loob. At mukhang masarap kainin itong tinatawag na omurice demigrass sauce o yung mga tinatawag na omelette rice, no?